Guys, welcome back to my channel. So for today's video, magre-repair tayo ng computer. Magre-replace tayo ng bracket ng heatsink ng processor. So para magawa natin 'yon, ang mga kailangan natin kusa yung screwdriver, 'to. And then kailangan din natin ng thermal paste. Tapos yung replacement bracket. Ito yung replacement bracket. Yung problema ng PC na gagawin natin is nabali yung isa nito. Side. Yan, ito. Yung pinagkakabitan mismo ng heatsink. So, ito yung CPU na bubuksan natin. Tapos kailangan din pala natin ng tissue paper. So, malalaman nyo mamaya kung ba't kailangan natin. So, bago ko simulan to, video na to, ha, make sure na mag-subscribe ka sa channel ko. Click the notification bell para updated ka sa mga video natin. So ngayon na simulan na natin yung pagre-repair. So una guys, ang gagawin niyo lang is tanggalin niyo muna yung side cover. Ito. Meron dalawang tornilyo yan. And then ito is tayo lang. So tanggalin niyo yung side cover. Tapos ito yung i-repair. So makikita niyo yan, hindi na naka-align yung processor pan. Ito. Kasi nga nabali siya. So para mapalitan natin yan, kailangan din natin tanggalin itong isang cover sa kabilang side. Ito. So yan. So tanggalin lang natin yung screw niyan gamit ng screwdriver. Then same lang din. Slip nyo lang. Kaya natin tinatanggal ito kasi yung bracket meron, meron siyang plate sa likod, yan. Which is pag tinanggal natin doon sa yung heatsink, babagsak yan. So kaya kailangan natin na baklasin pati yung likod na ito. So hindi na natin siya tatanggalin. Hindi na tatanggalin yung motherboard sa pagkakakabit niya. Kasi pwede namang dito na natin siya mismo yung kabit. So, gagawin lang natin ngayon is baliktarin natin siya para mas madali siyang tanggalin. So, ito yung heatsink with fan. Yan. So, gagawin natin dyan is screwdriver lang din. Tanggalin natin itong apat na tornilyo niya. Kasi kung makita nyo, meron siyang apat na butas. Ito. So, may apat na tornilyo yan. So make sure guys, na magpapal kayo ng bracket, is same yung brand niya. So kung AMD yung board, kailangan mo na pang AMD na bracket. Kung Intel, kailangan mo pang Intel. Kasi Intel pilot yun eh. Usually, ang pan nun, wala ng bracket eh. Tinutusok na lang. Pero meron din mga Intel na may bracket, tinutornilyo. Kaya bilog yun. So ito, ganito siya pag AMD. So ito, mabibili mo lang ito sa Lazada o sa Shopee. Search mo lang AMD heatsink bracket. Pero ito kasi, dahil meron tayong spare parts, so yun na yung ginamit natin. So tanggalin ko lang yung mga tornilyo. So yun, natanggal ko na siya. So pakita ko sa inyo guys kung ano yung nangyari. So ito siya, ayan yung nasira, kung mapapansin mo ito. Bale, magkaganito yan. So ba't ito maghiwalay, ito hindi. So same lang din naman yan, ang pinagkaya pala niya meron nito, pero swak pa din siya sa butas. Okay, so yun, yung sira niya is, ayan, naputol. Kaya ang mangyayari nito, pag ginawin mo yung PC, mamamatay siya. Mga after 1 minute or 45 seconds. Kasi iinit yung processor, yung computer mag-shutdown siya para hindi na ma-damage yung mga parts na nasa motherboard. So yun yung dahilan kaya namamatay-matay siya. So kayo, kung meron kayong mga computer na auto-shutdown, tignan nyo baka maluwag na yung bracket or putol na. So, pakita ko sa inyo yung
sinasabi ko sa inyo na plate na malalaglag. So, ito siya. Ito yung nalaglag na plate. Kaya, ayan. Kaya, kailangan ko siyang bakasin sa likod. So, ngayon, ibabalik natin siya. Tinayo ko muna. Tapos, ayan. So, ang gagawin mo lang dyan is, ilalagay natin siya ulit dito. Ilagay natin siya ulit dito. Para may kabit natin yung bracket. So, magkakabit muna tayo ng isang tornilyo. So, ayan. Kabit muna tayo ng isang tornilyo. Papakabitin muna natin ito. Tapos, kunin mo yung screw, screwdriver, then screwing machine. So, ngayon dahil, ayan. So, na-screw na natin siya. Hindi ko na siya kailangan i-hold. Ayan na. Ayan na siya. So, kailangan ko na siya ulit balik na rin. And then, lagay ko na yung apat na screw ulit. So, ganoon lang siya kasimple. Basta makakuha ka lang nung same bracket niya, wala kang magiging problema. So, yun guys, na medyo nagka-problema siya kasi hindi siya swak dito sa isang part na to. Itong part na to, sumasayad dito yung pinaka-bracket. Kaya pala yung bracket nito is ganito lang. So, yung ginawa ko, pinutulang ko na lang siya. Gamit yung kutsilyo na ininit ko sa apoy and then pinutol ko siya para magkasya siya dito. Yan. Ganda diba? Mamaya pakita ko sa inyo kung paano. Kasi you know, yung mga pyesa dito, maharap. So kabit ko muna siya ulit guys. And then mapakita ko sa inyo kung ano yung ginawa ko. Kasi nga, scrap lang to. So, swap naman yung apat na butas ng tornilyo pero hindi swak yung kasi nga may pa-square pa siya. So, tinanggal ko na lang muna yun. So, ito. Yan guys. Babalik na natin siya. So, yun. Yeah, guys. Ayan, o. Oh. Kita nyo ba? Ayan, yung part na mayroong anim na dito. Ayan, pinutulang ko siya. Ayan. So, yun. So, ngayon, dahil nakabit na natin siya, next step natin is yung tissue na. So, kailangan lang natin i-wipe itong thermal paste dito. Ayan. Thermal paste dyan, wawipe natin siya. Lilinisin muna natin kasi papanta na rin natin ng thermal paste yan. Kaya meron tayong thermal paste dito. So, wipe nyo lang yan ng tissue. Okay. Tapos, yun sa processor din, i-wipe na rin natin to. Kung processor ito yun. So, wipe na rin natin yan. Yan. So, okay na siya. Malinis na siya. Next step natin is kakabit na natin ulit itong heat sink. Pero bago natin kabit, kailangan nyo muna nitong thermal paste. So, yung ganito kalaki, 100 pesos to. Pero may mas maliit dito, yung isang lagayan lang, 20 pesos siya. Mabibili siya sa Shopee or sa Lazada. Kaya sa mga PC store. So, apply lang kayo nito. Yung mas maganda, yung maliit yung bilhin nyo kasi isang apply lang siya. Ito kasi, natadyain mo. So, ako ginagawa ko sa gitna lang. Lalagyan ko na siya ng konting-konti. So, yan. Try it out. Ganyang amount lang ang nilalagay ko.
So okay na kasi pag medyo hindi kasi maganda kung madami. So dapat sakto lang. And then ito na yung pansor natin. Lalagyan na natin siya. So yan. Lalagyan na natin yung pansor and then ilalock na lang natin siya. Itong lock niya. Yun. So okay na siya kumpara sa kanina. So, kung makikita nyo guys, ayan, fix na siya. So, maano na siya, may fit na. So, ganun lang. So, ito yung broken part. Tapos, ayan na yung na-fix natin. Ito yung pinutol ko kanina, ang sinasabi ko sa inyo. So, ngayon, nabalik na natin siya. Same process lang. Tingnan natin yung cover sa side. Tapos yung cover ulit sa kabila. Tapos slide. And then fix na natin na tornilyo niya. Isa na yung tornilyo nito eh. Pero usually dalawa talaga. Tapos ito sa ilalim ko na lang. So, yun na. So, okay na siya. Hindi na ito mag-shutdown. Ready na. Pwede na siyang gamitin ulit. So, kung need nyo mag-bumili ng bracket sa Lazada, saka sa Shopee, meron yan. Search nyo lang. Kailangan pang AMD siya kung AMD kayo. Kung Intel kayo, kailangan pang Intel. So, doon na nagtatapos tong video na to. Don't forget to subscribe to my channel. Click the notification bell para updated kayo sa mga latest video natin. Marami pa tayong ilalabas na tutorial video sa channel nito. So yun lang. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. Click the notification bell para updated ka sa ating mga video.